Hello mga ka-SFT, today is Wednesday, February 10, 2021. Isinailalim sa State of Calamity ang 66 na barangay sa Bayambang, Pangasinan matapos umatake ang mga harabas o army worms sa mga taniman ng sibuyas doon. Sa tala ng lokal na pamahalaan, tinatayang nasa 1,500 na hektarya ng taniman ang hindi na mapapakinabangan at aabot sa 1,400 na magsasaka ang apektado ng pamimeste. Noong 2016, nameste rin ng mga army worms sa lalawigan at nasa 500 na hektarya ang naapektuhan. Gang war ang tinitingnan posibleng anggulo ng pulisya sa likod ng brutal na pagpaslang sa 15-anyos na binatilyo sa Tondo, Maynila. Ayon sa hepe ng Manila Police District Homicide Division, may nakita raw silang tattoo sa katawan ng isa sa mga biktima na konektado raw sa isang notorious na gang. Noong Lunes, nakita ang katawan ni na Carl Justin Banogon at Chormel Buenaflor na palutang-lutang sa Isla Puting Bato at may indikasyon daw na posibleng tinorture ang mga biktima. Inutusan naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang PNP o ang Philippine National Police na bantayan at alagaan ang mga team na magsasagawa ng pagbabakuna. Makikipag-ugnayan raw ang mga pulis sa mga local government units para siguraduhin makararating ang mga bakuna ng ligtas. Kamakailan na nawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa Communist Party of the Philippines na payagang maipamahagi ng payapa ang mga bakuna. Sinugot naman ito ng CPP at nangakong suportado ang ligtas na pagbiyahe sa mga bakuna. Pero iminungkahi nilang Red Cross ang gumawa nito. Paalala pong muli, bukas na ang voter registration at pwede po kayo magparehistro kahit Sabado. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Umaalma ang ilang mga katutubong igrot dahil sa maling paglalarawan sa kanila sa ilang mga module at mga libro. Kaya naman sa online challenge na hashtag Proud to be Igrot, ipinakita ng ilan sa kanila ang kanilang pinagmulan at narating sa buhay. Lilian Tiburcio has more. Kaliwat kanan ang post ngayon ng ating mga kababayan na igurot ng hashtag Proud to be Igurot Challenge. Nag-iingay sila sa social media bilang tugon sa umano'y di katanggap-tanggap na pagsasalarawan sa kanila sa ilang libro at learning modules na kumakalat online. Sa pahinang ito, pinasasagutan kung wasto o hindi ang pangungusap na hindi ako makikipaglaro sa aking kaklase na igurot dahil iba ang kanyang pananamit. Sabi naman sa isang learning module, nakita mong tinutukso ng kaklase mo ang isang batang igurot dahil sa kanyang anyo. Isa sa mga kumasa sa hashtag Proud to be Igurot Challenge ang mixed martial arts athlete na si Eric Kelly. Aminado si Kelly na nakararanas din siya ng diskriminasyon. At una itong nangyari nang mapadpad siya sa Manila. Tapos, ba't sino ko pa? Sabi niya, ako po ay taga Baguio. Sabi ko, taga Baguio, ba't hindi ka kulot? Bakit hindi ka kulot? Bakit hindi ka maitim? Ba't saan yung buntot mo? Gumano sa akin sa nung nasa Manila ako noon. Kaya doon ako first na naka-encounter ng ganun na discrimination na personally, I experienced it. Sinabi ko sa kanya na, hindi niyo mo ba alam, sir, ako yung pinakapangit doon na igurot, sabi ko. Ako yung pinakapangit na igurot, yung mga igurot doon, mga matatangos sa ilong, mga mimistiso. Ang original na igurot doon, na walang halong braid, pure igurot is hindi naman siya kulot, hindi naman maitim, walang buntot, sabi ko. Tapos yung buntot lang na sabi nila, in-explain ko sa kanya, yung buntot na sabi nito sa kanila, yung bahag lang, sabi ko. Naging parte ng Philippine Wushu Team si Kelly noong 2000 hanggang 2004. At noong 2006 naman, lumahok siya sa Philippine Local Mixed Martial Arts. Matapos mag-champion, naging representative siya ng Pilipinas sa One Championship Asian MMA, kung saan nakakuha siya ng award na Warrior of the Night. At sa bawat laban na kanyang sinalihan, proud niyang dinala ang kanyang pagiging igurot. Kaya ginagamit yun, yung bandana na yun na may Philippine flag, and then mixing up with the kung ano yung kultura ko na nandun yung waving ng igurot. Ako lang naman, kaya ko sinusunod para talagang sobrang proud ako na ipakita dito sa ating bayan na
proud ako na igurot. Ikinalulungkot naman ng singer at dating local TV host na si Ingrid Payakit ang diskriminasyon sa mga taga-Cordillera. Lalo na nung sumali din ako sa competition and then sinuot ko po yung Igorotak na shirt. So nag-share po ng experiences yung iba at makikita mo kahit sa abroad, maririnig mo yung mga misconceptions namin na keso meron daw kaming buntot, na and all those other negative stuff. Pero para sa kanya, isa itong magandang oportunidad para malaman ng iba nating kababayan ang tunay na kultura at tradisyon ng mga Igorot. Na we embrace our cultural identity. Huwag po nating itago, huwag po nating kutsain. Rather, we celebrate it dahil ito yung pagiging Pilipino po natin. Ayon sa National Commission on Indigenous People, Cordillera Administrative Region o NCIPCAR, may tuturing na offensive ang maling pagsasalarawan sa mga Igorot. Dapat daw mag-sorry ang DepEd sa insidente. DepEd should apologize as an institution to the very intent or kung talagang seryoso sila na ayusin nitong problema. In the first place, the indigenous peoples in our country are also Filipinos. Kung ano ang kagalingan ng mga ibang tribo, ibang ethnic group, pareho-pareho lang tayo. We know that we are all Filipinos. We must be treated equal. Sumulat rin kay Education Secretary Leonor Briones si Mountain Province Congressman Maximo Dalog Jr. para iparating ang hinaing ng mga Cordilleran. Nais din niyang may tama ang mga maling description sa kanila at matigil na ang diskriminasyon. We were alarmed, annoyed and apart dahil sa discriminatory nature ng mga books at saka learning materials. I knew this is not the first time that we were discriminated and maligned very incorrectly just because of our looks, our fashion, our attire, and even our capacity to finish a second sound education. Tutugunan naman daw ng DepEd ang natanggap nilang reklamo. Na-verify na rin nila kung saan galing ang learning activity na kumakalat online at aminadong hindi ito dumaan sa quality assurance. Itong material na to na learning activity sheet ay hindi siya dumaan sa proseso ng aming quality assurance kasi locally developed siya. Kahit sila may sarili ding quality assurance mechanism, ito daw ay parang draft na hindi pa tapos pero parang nagmadali si teacher na reproduce niya kaagad at napamudmod. Pinaalis na ng DepEd ang controversial na pahina tungkol sa mga Igorot. So ang DepEd talagang hindi po siya magtotolerate ng any form of discrimination. So talaga pong hindi pwedeng hindi bawiin yan o alisin at ipaalam sa mga bata na mali ang nagamit nilang learning material. Kapag may nakitang mali sa mga libro, maaari raw itong isend sa kanilang error watch page at bibigyan nila agad ng aksyon. Para po magkaroon ng katahimikan at end of this issue on discrimination, let us be transparent, though we are asserting our own identity, and please, please be open and be sincere to everyone. No to discrimination, yan ang panawagan ng ating mga kababayan na Igorot, ganun din ang iba pang ethnic group. Dahil kahit ano pa man ang ating kultura o grupo na kinabibilangan, lahat tayo ay Pilipino. Ako si Lilian Tiburcio, I stand for truth. Bukas na ang salubong sa Chinese New Year o Year of the Metal Ox, pero sa new normal na selebrasyon, yung mga kainan sa Binondo na naghahain ng mga pagkaing pampaswerte, matumal ang benta. Yan ang dinayo ni J.M. Encinas. Year of the Metal Ox. Pero ang kinagis ng Chinese New Year, wala mo ng selebrasyon ngayong taon. Chinatown ang isa sa mga pinupuntahan para sa authentic Chinese food. Pero gaya ng ilang mga negosyo, unti-unti palang bumabangon ang karamihan sa mga negosyo rito. Every time na pupunta ako dito sa Binondo, hindi pwedeng hindi ako dadaan dito sa tinatawag nilang Estero Fast Food. Ito yung isa sa mga sikat na kainan ng pansit.
dito sa Ongpin. Tara, samahan ninyo ko. Ang dinarayong pansit na sumisimbolo ng long life sa pagpasok ng Chinese New Year. Alas 10 na ng umaga, maraming lamesa, pero walang customer. Sobrang nakakapanibago nga yung surroundings at ambience dito sa Estero Fast Food dahil dinarayo talaga ito ng karamihan para kumain. Pero ngayon ay mangilan-ilan nga lang yung nagda-dine-in dito. At aminado yung mga nagtitinda dito na every season na malapit na yung Chinese New Year ay dinadagsa ito. Pero ngayon nga, halos walang tao. Ilan sa mga vendor na nakausap natin dito sa Binondo, aminado na matumal ang kanilang benta. Mapa ito man ay pampaswerte o pagkain, pero umaasa sila na habang papalapit ang pagdiriwang ng Chinese New Year ay mauubos ang kanilang mga paninda. Si Donna, 6 na taon nang nagtitinda ng tikoy sa Binondo. Eh ngayon, tanghali na. Mula kaninang madaling araw, ayan, dato palang benta ko. Matumal kasi kita nyo naman, no? Puro sasakyan, walang halos nag-ano. Ang kanilang tindan tikoy, bukod sa nagmahal, galing na ang supply sa Caloocan. Dahil ang ilang pagawaan nito sa Binondo, nagsarado na. Kasi kung alam ng tao na may celebration, talagang dagsa na tao ngayon. Dagsa na yung mga ano. Kasi ang umaano naman talaga dito, ang nakakapagpaano ng benta namin, tsaka yung ano, yung celebration, kasi yun ang dinadayo. Matumal din ang benta ng mga pampaswerteng prutas ni Mang Juni. Lalo na ngayon, pandemic tayo. Talagang sobrang hina at matumal talaga ang pagtitinda. Mahal ang prutas, tapos mababa ang bigay mo kasi pag hindi mo maibibigay sa ano, mababa, talagang masisiraan ka lang. Sa kabila ng mga pagsubok, marami naman daw ang pwedeng gawin para salubungin ang swerte kahit sa bahay lang magdiwang ng Chinese New Year. Una na dyan, ang paghahanda ng mga good luck at masasarap na pagkain. First is mga pagkain mga mahaba tulad ng mga pansit, okay? Because this always represent for long life. And then secondly also, meron tayong mga pagkain mga bilog-bilog tulad ng mga like mga bola-bola or dim sum or mga siomay or dumplings kasi this also a symbol of bulk of money or gold. And then also, pwede rin po tayo maghanda ng mga pagkain mga like mga green, okay? Tulad ng mga like mga for prosperity, tulad ng mga pechay, kangkong, okay? And then also, pwede rin po tayo maglagay ng mga anything to do with seafood, tulad ng mga fish, okay? Tulad ng mga crab, mga ganon, or shrimp, kasi these are also symbol of abundance. Kasi seafoods are more on about money. And also, pinaka most important sa lahat is yung pagkain mga matatamis at malalagkit. Tulad ng pinaka famous is yung tikoy. Kasi this is also always represent for the families to stick together, strong in terms of harmony. Huwag din daw kalimutan ang pagsusuot ng kulay pula sa pagsalubong ng Chinese New Year for positivity. Yes, huwag lang po tayo magsusuot ng mga itim sa panahon ng disperas. Kasi syempre, ibig sabihin, tinataboy natin yung swerte or hindi natin siya ina-accept. And also, wag lang po tayo maglalagay ng mga anything mga images na nagre-represent po tulad ng mga like death or mga like mga bungo-bungo, yung mga ganun na mga klase ng figure. Kasi syempre, parang sinasalubong po natin is about health problems or accident problem. Ang Year of the Metal Ox, may tuturing na comeback o healing year. Ang pinaka-importante lang po na kailangan po natin gawin is number one is to accept yung new norm, okay, maging adaptable and maging flexible po tayo para mas more mabilis po tayo makapag-heal. And pinaka-most important na magiging strategy mantra natin for 2021 is kailangan meron tayong clarity of our target goal and also kailangan malakas ang determination and always be positive. At dahil magkasunuran ang selebrasyon ng Chinese New Year at Araw ng Mga Puso, maswerte daw sa pag-ibig ang mga taong may animal sign na rat, rooster, snake, monkey, and tiger. Kung sila po'y single sa naghahanap po ng relationship, this is a good time para to find also. And then also para sa mga couple na gusto rin po medyo mag-fertile or magkaroon po ng baby, okay, this year is also the right year para mas more mapalakas po natin yon, okay? Kasi this ox year also is a fertility year. Hindi man magarbo ang selebrasyon ng Chinese New Year ngayong taon, pero ang nakagisnang tradisyon ay magpapatuloy. Naiba man ang selebrasyon nito dahil sa pandemic, pero ang panata at kaugaliang namana natin sa mga Chino, patuloy na mananatili. Mula dito sa Binondo, Manila, I am J.M. Encinas, I stand for truth.
Pinangangambahan ng ilang mga mangingisda sa Cagayan ang inaprubahang offshore mining sa kanilang lugar. Tutol din dito ang ilang mga environmental groups, pero ang DNR at ang kumpanyang may hawak dito, wala raw nakikita ang posibleng pagkasira ng kalikasan. Amiel Ordonez reports. Ito ang sitwasyon sa Cagayan. Ang kanilang baybayin, maging ang karagatan, unti-unting nasisira. Problema ng mga residente ng Barangay Minanga West ng Bugey, Cagayan, ang dredging project ng isang kumpanya sa kanilang lugar. Sa ngayon po, nadadama na namin at nakikita namin yung matinding epekto, yung nagkakaroon na ngayon po ng shoreline cutting sa may baybayin namin. Nasa 10 meters po yung natibag sa pampang namin dito sa tabing dagat. Bukod rito, pinoproblema rin ng mga mangingisda ang naaprubahang offshore mining na malapit sa kanilang lugar. Alam naman po natin na lahat ng bagay dito sa mundo ay magkakonek-konekta. Kung may matatanggal po dyan, madidisturb po yung ecological balance sa seabed natin. Kung madidisturb po yon, magkakaroon po talaga yan ng matinding epekto sa mga isda natin. Ang direktang maepektuhan po dyan, yung mga mangingisda po natin. Ito rin daw ang pangamba ng mga mangingisda sa isang barangay sa Santa Ana, Cagayan. Habang tumatagal yan dito, ma'am, talagang mangangamba kami, lalo na pag yung may bagyo, tapos pag naingisda kami, ma'am, wala na talaga kami mahuhuli kung magtatagal yung mining dito sa amin. Nagsimula na daw kasing mag-iba ang kulay ng dagat at dalampasigan sa kanilang lugar. Nakikita namin epekto, ma'am, nito pag yung magtatagal yung mining dito. Yung pagwala na kasi yung buhangin namin dito, ma'am, puro putik na yung maiiwan. Talagang wala na kaming ibang pupuntahan, ma'am, pag yung mangingisda kami, ma'am. Ang JDBC Resources Corporation ang kumpanyang may hawak ng large-scale offshore mining sa Cagayan. For the last 8 decades, that offshore mining has been done in countries like Japan, New Zealand, and Indonesia, and now being introduced to the Philippines as a new discovery. There has been no negative officially published negative events that has ever destroyed the environmental safety net and ecological imbalance in the offshore mining area of those countries. Samantala, mahigit 70 environmental groups naman sa Pilipinas ang tumututol sa proyektong ito. Galit naman namin. Mukhang sa gitna ng pandemya, dito ginulat. As far as we know, pinatigil po kasi lahat ng black sand mining dyan sa Cagayan. Part yan ng suspension orders ni Gina Lopez. So there should have been no mining projects in Cagayan. So yung destruction ng coastal area, dahil physically kakabkabin yun. Pangalawa, yung potential impact sa fisheries production ng 37,000 fishermen. Pangatlo, yung impact sa ecosystem, yung Palawi protected landscape, 20 kilometers away lang yan. Tapos yung coral area dyan ay a migration area. Daanan din ito at breeding area ng humpback whales na bahagi ng Babuyan Marine Corridor. So yung epekto niya sa corals, na may epekto later on doon sa behavior and feeding patterns and life patterns ng mga whales and other aquatic species doon sa area. Under the Fisheries Code and even as amended under RA 10654, dapat may environmental impact assessment statement na sinubmit. Dadaan mo na sa BFAR. Hindi to dumaan sa BFAR eh. Ang the one in charge is BFAR. If this involves national waters, they should have the say. Sana ganon, sundin ang batas, sundin ang siyensya. They cannot say walang destruction yon. Ayon naman sa ipinadalang statement ng DNR tungkol sa issue ng offshore mining, wala naman daw nakikitang posibleng masisirang coral sa lugar. Patuloy pa rin daw ang regular na pagsubaybay o pagbabantay sa kumpanya na may MPSA sa offshore.
Nagkaroon na rin ng composite investigation team kasama ang BFAR at napatunayan na hindi totoo na apektado ang pangingisda sa lugar. Ayon naman sa marine scientist na si Marian Saniano, saying that walang corals, it's true, walang corals doon kasi puro sand yon. But the sand is itself is a habitat already. So sandy bottom is considered a habitat at may sarili siyang group of organisms or biodiversity of yung process ng pagkuha nila ng sand is they will siphon it and then return the sand back to the waters agad-agad. So this siphoning and returning back to the waters will create sediment plumes na hindi siya agad-agad bababa. So magstay siya sa dagat and then this will have impact to the productivity of the area. So yun, kasi nga definitely magkakaroon siya ng cloud. And these are also parang disturbance din for migratory species. So kaya hindi possible na hindi siya pumunta doon. At the moment, all what the anti-mining group are saying are all possibilities, but there is no scientific presentation of what they are claiming. In our case, we have submitted and completed all documentation requirements. As a matter of fact, we have already an existing offshore mining guideline which is part of the law of the land. And we followed strictly all the things that are stated. Dagdag pa ng DENR, isa ang kumpanyang JDVC Resources Corporation sa mga kumpanya na nabigyan ng MPSA at nasa antas ng development pagkatapos makapag-explore at magdeklara ng mining project feasibility. Mayroon ding environmental compliance certificate, environmental protection and enhancement program at social development management program ang offshore mining company na ito sa Cagayan. Panawagan naman ng mga mangingisda. Sana naman po mapansin yung mga hinaing natin dito, ang mga maliliit na mangingisda. Sana naman po bago sila magbigay ng permiso, pakikinggan din naman po yung hinaing ng mga umaayaw. At uunahin sana yung nakakabuti sa mga residente dito, lalong-lalo na po sa environment natin. Pwede naman ma-harmonize ito. And definitely, when I mean harmonization of our laws, unahin talaga ang kapakanan ng ating vulnerable sectors and food security. Pagdating sa kalikasan, mahalagang pag-aralan muna ang bawat desisyon at permisong pahintulutan. Dahil bawat maling hakbang, maaaring maraming buhay sa karagatan ang maapektuhan. Ako si Emil Ordonez, I stand for you. Ngayong Pebrero, nasisimulan ng ating pamahalaan ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Pero alam niyo na ba ang gagawin? Kaya nga, for the record mga KSFT, saan nga ba magpaparehistro o magpaparegister para mabakunahan kayo laban sa COVID-19? Narito ang sagot ng Department of Health. Yung pong proseso po ng ating paano pagkapalista, ginagawa po yan hanggang sa LGU level na po. Uh-huh. Kasama na po sa microplan nila. At alam na po ng mga local government unit kung saan po yung itinatakda nilang vaccination center. At doon po sila magkapalista po ang ating mga kababayan, lalo-lalo na po kasi sa local level na po ang immunization. Eh, kumusta naman kaya ang mga vaccine facilities? Ayos na ba yung mga yan? Ang assessment po na binigay sa atin, feedback ng ating mga region po, dahil unang-una, ito pong dadating po na COVID vaccine po ng Pfizer, ang priority pong bigyan ay ang ating mga health workers, mga frontliner, kaya po diretso po sa mga hospitals natin. So doon po ang bakuna muna lahat ng frontliners po ng hospital. At yung pong mga susunod na mga darating pong bakuna, yan po naman ay ibabase po natin sa allocation list ng ating programa at kung paano karami at para saan. Ayun po ang ating gagawin na mapasihan sa ating pagbibigay po nito o distribution sa iba't ibang health facilities po. May priority list ang ating pamahalaan sa kung sino yung dapat mauna na mabakunahan laban sa COVID-19. Pero kung kayo ang tatanungin, mga ka-Stand for Truth,
okay ba sa inyo ang priority list na yan ng ating pamahalaan? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.